Tatlong manggagawa ang namamatay sa kanilang pinagtatrabahuan kada linggo batay sa pinakabagong pag-aaral ng Department of Labor and Employment. Ang dahilan, may mga kumpanya raw kasing hindi sumusunod sa pamantayan pagdating sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Balitang hatid ni Tricia Zafra. January 27, 2011, 10 construction worker ang nasawi ng mahulog ang sinasakyan nilang gondola o service elevator habang nagkakabit ng glass panel sa isang tinatayong gusali sa Makati City. Mahigit isang taon na ang nakalipas, mailap pa rin ang hustisya para sa mga biktima nito. Di alintana ang pagod at nagsusungit na panahon, bumiyahe pa mula Antipolo, Rizal patungong Maynila. Sina Aling Marites at Aling Marisa para makiisa sa mga kilos protesta. Hanggang ngayon, 10 taon na mahigit. Hindi ko maano na hindi umiyak. Tsaka kawawa yung inabot niya. Sabog yung dito, aras maputol yung leeg. Kayo po ba, kung nasa inyo, papayag ba kayo na 150, ganun, kabayaran ng ano ng para sa anak nyo, ng buhay? Panganay ko eh. Panganay kong anak, kaya sabi ko, kahit mahirap, tatanggapin ko na lang. Yun ang kapalaran niya. Kaya lang, ang inaano ko nga, sana naman, yung nangyaring aksidente sa kanila, magkaroon naman sana ng katarungan. Kung talagang dapat na managot yung kumpanya sa kanyang ano, sana naman hindi na nila kami pahirapan. Dalawa lang sila sa maraming nauulilang pamilya ng mga manggagawa dahil sa mga aksidente sa trabaho. Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development, nitong nakaraang 2011, 126 ang naiulat na namatay dahil sa occupational accidents. 56 dito o 44% ay nangyari sa construction sector. Kung susumahin, lumalabas na kada linggo. Tatlo ang nasasawi dahil sa work-related accidents. Ayon pa sa pag-aaral, namimiligro ang buhay ng mga manggagawa dahil sa hindi pagtupad ng mga employer sa basic occupational health and safety standards. May ilang kumpanya raw kasing hindi kumukuha ng safety permit o di kaya'y walang safety plan. Ayon sa Kilusang Mayo 1, hindi dapat iasa lamang sa mga employer ang kaligtasan ng mga manggagawa. Kailangan daw bantayang mabuti ng mga kinauukulan kung tinutupad ba ng mga employer ang pamantayan. Nagpapakita na hindi sufisyente yung pag-monitor sa implementation ng occupational health and safety standards ng gobyerno, lalo pat napakaliit ng bilang ng kanyang inspectors. Lumaabot lamang ng 225 inspectors sa buong Pilipinas. Kung tingin daw ng ating mga manggagawa ay delikado ang lugar na kanilang pinagtatrabahuhan o may mga paglabag sa safety at health standards, pwede raw makipag-ugnayan sa KMU o IOHSAD sa mga numerong nasa inyong telebisyon. Tricia Zafra, GMA News.